Okay, pinagkakaisa niyo isang kambing. Oh, ang dami nila, oh. Oh, binubuli nila tatlo. Binubuli nila isang kambing. Ang problema niyo dyan. Ay, naipit. Pinatulungan nila. Akala ko binubuli. Ayun, oh, naipit yung pao. Pinatulungan nila yung kasama nila. Naipit yung paa. Oh, tinatulungan nila, oh. Oh. Naipit niya yung paa niya. Tignan muna natin kung dami na tulungan. Natapot na. Tulungan na natin. Okay, gagawa na kasi dyan. Oh, pinatulungan ka pala. Akala ko binubuli ka. Sakit. Tagal na. Ay. Kala ko binubuli ng apat na kambing, tinutulungan pala siya. Oh. Hanapin natin yung kambing namin, guys. Sama kayo. Nawawala yung isang kambing namin. Kahapon maghapon. Dito, dito. Kahapon maghapon, di ko nakita. Ang sabi ng caretaker ko, nung isang araw nakita niya. Ito, oh, kulang ng isa. Bali, yung bulog yun. Ayo, dito pala sa manggahan ko na kukunti lang yung natira. Kakaiba yung bulog na yun kasi magandang klase yung itsura. Oh, kikita din natin yung mga kukunting mangga na natitira dito. Halos naikot ko na sa kapitbahay, wala naman. Baka sakaling nandito sa gilid-gilid lang yun na naipit. Kadalasan kasi yung mga kambing sinusubsob yung ulo sa mga fence tapos hindi na nakatanggal. Standby tayo, guys. O, nandito na tayo, na tatlong ikot na tayo sa kabilang pader. Dito naman tayo sa kabilang pader, pader ng kapitbahay to, milyonaryo. Pero mukhang may masangsang na amoy. Ako, o kaya yan, baka sakalo iba naman yung nakikinikinit ako. Ito, madalas nahuhulog sila rito. Ayun. Naku po. Naku po. Naku po. Ayan na. Oh. Ayan na yung kambing, oh. Katiwarik na, oh. Kala ko ba nakita mo lang na isang araw to? Oh, pero yung itsura niyan yan, mga baka tatlong araw na yung ano na yan. Ayan, oh, decomposition na, bulok na, oh. Oh, kataba-taba pa naman na. Baka itsura niya yan, mga dalawa, tatlong araw na yan. Hindi, dyan mo natabunan. Sungkitin mo na tapos dyan mo natabunan. Kawawa naman, oh. Naipit yung paa dun sa gilid. Dyan mo natabunan. Ito, oh, taba-taba niya, no. Sige, i-plot mo ng husto. I-plot mo pa yung husto yung katawan. Itsura niyang yan. Baka tatlong araw ng patay yan. Kitaman na kay bulog. Ditlog na. Ne, kinan pa iti bukat na kita bitlog na. Ay, sus. Ayun na, konting tabo na lang. Kala, hindi may iwasan talaga disgrasya ko minsan. Kawawang kambing. Ito, bunong musto. Muna ka dyan, nag-discargak pa. Yan ang hirap talaga sa maraming pinagkakabalaan ko minsan, guys. Mahirap itiwala minsan sa mga tao-tao lang. Dapat talaga hands-on tayo sa isang bagay. Eh, pagkakasabi niya kahapon, inikutan yung farm na to. Eh, yung palang unang bunga dun sa nakita ko kanina, malinis naman yung pwesto niya, madaling makita. Ibig sabihin, hindi talaga umikot.
Kaya pag nagpatayo tayo ng mga business natin, dapat talaga tutok, lalo na ganyang konti lang puhunan. Ay buti sana kung mga milyonaryo at laro-laro lang nila itong mga to talaga. Parang kailangan din natin yung return of investment dito kasi sa hirap ng buhay ngayon. Oh. Kaya konting advice na rin sa mga kasama kong mga small farmers, dapat talaga hands on tayo. Huwag tayong magtiwala lang sa mga tao natin. Well, pag tawag mo, report naman eh, okay, meron, may kumpleto sila. Inikutan ko na, wala. Baka nasa kapitbahay, yun pala, nandyan lang nakasabit sa puno. Malinis naman doon sa pinagpwestuhan niya. Ito yung mga konting mga mangga namin natitira. Yung mga kambing pa namin. Ito yung munting kulungan niya. Wala na yung anak mo. Ito may anak nun, yung kapatid niya. Pero medyo mas malaki kasi bulog yun. Buntis na naman. Ay, talagang di maiwasan talagang may pagkalugi kung minsan. Sige lang, tiyaga lang. Dati nga na walang kami ng tatlo, eh, tuloy pa rin ngayon. Dumami na. Mas maraming kapalit yun. Lesson learned na lang. Dapat hands on. Thank you guys. God bless. Ingat sa bagyo. Ang kagandahan din, pag nalalaman natin yung totoong nangyari sa mga kambing natin, at least nagkakaroon na tayo ng closure, hindi na tayo nag-isip ng kung ano na sa mga kapitbahay natin, kung saan napunta. Minsan pa nga, pag nawawalan tayo, maabot pa ng buwan yan, na hindi ka makapag makaget over. Ito, mabuntis na naman sila. Buntis, tatlong buntis, ayaw na lang maglakwat siya. Kaya nagpapasalamat na rin tayo at nalaman na natin yung totoong nangyari sa kambing. Kasi kaysa papagurin pa tayo mag-ikot-ikot kung saan-saan sa mga kapitbahay na may mga kambing, baka naglakwat siya o kaya pinulot na ng mga dumadaan. Ito, malapit na mga anak. Pasalamat na rin at nalaman natin. Thank you.